sa mga kasari, ayan, for today's video ay may i-share ako sa inyo na lesson learned na naman. Pero alam ko naman to sa Paul, sa aking pagtitindahan. Lately lang kasi medyo napabayaan ko yung sari-sari store ko kasi lagi akong umaalis. So, eto na nga ang kinatatakutan natin. Ako guys ay galing sa Lipa kahapon at mag-aalas 7 na ako nakauwi, ako lang mag-isa. So, napagsarhan ako ng ibang tindahan doon kaya kaunti lang yung napamili ko. Kasi ngayon tricycle namin ay ginagamit sa pagsundo nung anak ko doon sa school. Alas 3, singaw ako magsalita guys, ayan. Kasi pinagawa ko yung ngipin ko. Ito na nga guys, nag-aayos ako ng mga pinamili ko. At yung iba nga dito mga nakatambak pa, yung mga plastic. Hindi ko na sa inyo isi-share. Ito may binili akong ire-repack na mga popcorn at ito na yung mga pinag-anuhan ko, pinagbasurahan ko sa aking mga inayos sa paninda. So hindi pa ako tapos. At habang nag-aayos ako ay nag-check na rin ako na expiration. Usually lagi akong nag-check na expiration kasi mahirap nang masira tayo sa ating mga customer pag naibenta natin na expired. Okay lang ako kada magbibenta ako pag alam kong slow moving yun at alanganin yung ano ko sa paninda ko. Tinitignan ko nang pasimple yung aking mga paninda. Chine-check ko kung makunat, kung butas, ganyan. Chine-check ko muna bago ko ibigay sa customer. Pero 'di ba, hindi lang naman ako yung nagbabantay dito. Madalas lagi nga akong umaalis yung mga anak ko, yung asawa ko. At sila, wala silang alam tungkol dyan sa mga expiration. Siyempre, alam nila yung tungkol sa expiration, pero hindi na sila mag-ano ng oras para tignan kung expired ba yun o ano. Basta may item na yun, ibibigay nila. So, ganun. Lalo na yung bunso ko na 11 years old. Nagbibenta rin yun, asa lang yun sa calculator para maging tama yung kanyang pagsukli. So, marunong na rin siyang magbenta. So, eto nga nakaraan, lagi akong umaalis. Saling ako sa Maynila kasi nagpaayos ako ng ngipin. Medyo na papalayas-layas ako ng konti, kaya minsan wala akong upload. Ayan, kasi nga matumal guys. Yan, sinasamantala ko yung katumalan ngayon. So, ito na nga. Nag-check ako at nag-a-arrange ako, naglilinis ako ng lagayan ko ng chichirya. At ito nga, yung mga na-check ko na mga expired, yung iba expired, yung iba expiring pa lang. So, ito guys, yung aking mga items na unahin natin yung expiring. Ating Richie. Ito ay mag-expired sa February 9. Ngayon ay January 27. So, meron pa siyang ilang araw para ibenta. Ano? So, meron tayong tatlong Richie. At meron tayong isang Peewee. Ito ay February 4. So, mas malapit na siya. Tapos, isang Green Bee ay February 7. Meron tayong ditong expiring na Miss Wa Excellent. Ito ay mag-expired siya ng February 15. Ayan. Tapos, ito naman yung mga expired nating paninda. So, ito naman ay expired siya noong January 19 siya nag-expired 2023. Tapos ito, pancit canton na plain. Sobrang bagal nito sa akin. Expired siya noong December 16. Ito naman ay yakisoba. Nag-expired siya noong October 18, 2022. Tapos, ito namang Oishi, meron tayong apat. Ayan, ito lang pinakamabagal sa aking chichirya. Meron lang kasi silang favorite. Ito ay mag-expired, nag-expired noong January 15. So, kung susumain ko lahat, kung lahat yan guys ay expired at hindi ko mabibenta yung ibang expiring, ayan, ang malulugi sa akin ay 149, 150 na. Plus pa natin yung dalawang Mang Tomas Siga na 24 pesos. So, ayan ang posibleng malugi sa akin, 173. Ayan, sana may benta ko itong mga chichirya na expiring. At, ayan, ito naman ay lulutuin na lang natin para mapakinabangan. So, ito yung ginawa ko para mas mabenta siya. Gagawin ko na lang siyang balikpuhunan, 6 pesos. Ilalagay ko to dito para makita nila. At hindi ko na siya isasama doon sa mga hindi pa expired para hindi na siya maibenta. Pa, baka mamaya mapag-abutan pa doon. Ako talaga guys, lagi ako nag-check ng expiration. Yun nga lang ay yung iba dito na tabunan katulad nito, mabenta naman to sa akin kaya siya nag-iisa-isa kasi natabunan na siya. Hugot kung saan ay iwanan yung mga expiring, yung mga lumang paninda. Alam nyo guys, sa pagtitindahan, ito talaga yung kinatatakutan ko, yung ma-expiran ako ng paninda. Sa umaga, bukod sa
ang pray ko kay Lord ay sana maging mabenta yung aking tindahan sa maghapon at sa susunod na araw, at sana ay dumami ang customer ko. Ganun din sa gabi, yun din ang pinagpipray ko, na share ko na yun sa inyo. At isa ko pang pinagpipray ay sana hindi ako masiraan ng mga paninda. So, siguro kulang pa ako sa prayer sa ngayon. Dumating ang 2023, ngayon to nangyari. Alam nyo, bihirang-bihira ko itong naranasan noong year 2022. Sana hindi totoo yung sa feng shui, sa year of the pig, na pinaka-lowest siya doon sa pinaka-maswerte. Diyos ko po, paano ko ba yung kukontrahin? Year of the pig kasi ako, at nakalagay doon sa feng shui na siya yung pinaka nasa bottom 5. Pangalawa siya sa pinaka, ano, less maswerte. OMG, mas mahigpit pa dapat yung prayer ko ngayon. Sana hindi totoo, pero kukontrahin natin yan sa pamamagitan ng prayer. Sana ay hindi na ito maulit. At ito talaga, expected ko na ito mag-expired. Kaso nga lang, hindi ako kumakain nito at hindi ko kaagad natutukan. Usually, nitong 2023 lang talaga, naging kampante ako at naging busy ako nung 2023 pagpasok ng taon kasi maraming ang ginawa. Pero nung kalahatian ng January, medyo nabawas-bawasan na yung trabaho natin kasi medyo tumumal na, no, after ng New Year. Nung nagtumal na, guys, doon na ako umalis-alis kasi yun na yung pagkakataon ko na walang masyadong mamimili at kayang-kaya yun ng mga anak ko. Hindi katulad nung October, November, December, yan yung karamihan ng mga customer. Karamihan ang nag-GCash. Marami talagang customer na minsan di ko kaya, nagpapatulong ako, tumatawag ako ng rescue para ma-accommodate yung mga customer na sunod-sunod na dumadating. Siyempre, sa may tindahan, gusto natin mabilisan, ayaw natin pinag-aantay. Makikita mo kasi pag nag-aantay, merong mga mainiping customer na umaalis. Yun yung kalakasan nung tindahan ko yung buwan na yun. Kaso nitong lately, after ng New Year, ayan, siguro nagkaubusan na sila ng mga budget nila. Ngayon ay January 27 na. Ayan, simula nung mga papasok ng second week ng January, paunti na ng paunti, tumumal na siya ng tumumal. At yun nga, nagkaroon ako ng pagkakataong umalis-alis. At hindi ko na nga na-check yung aking mga paninda. Although, nagdi-display ako, eh, yung mga old stock na mga bago kong pinamili. Kunyari, bumili ako ng Mobi. Kahapon, bumili ako ng Mobi. So, yung kasamahan niya diyang Mobi, sinicheck ko yung expiration para ma-first in, first out ko. So, yun na first in, first out ko siya. Since itong Oishi, hindi siya fast-moving, hindi ako bumibili nito. So, doon lang siya. Hindi ko siya nagagalaw, hindi ko siya natitignan na expiration kasi wala akong first in first out sa kanya kasi hindi ako bumili ng bagong stock. Hindi katulad ng mga fast moving ko na every time may papasok akong paninda, first in first out ko siya. Ito, wala akong bagong pasok na paninda nito, so hindi ko siya chinecheck. Ayan, pero alam ko siya, expiring na siya, na wala talaga sa isip ko. Ngayon, nagdi-display ako, nag first in first out na ako. Ito ay April pa ito. So, ito yung pinaka-luma na, at ang pinaka-bago nito. Ito guys, yung isa ay May, itong isa ay April. So, first in first out ko na siya, yung unang mag-expired ay nandun na siya sa unahan para madaling makuha. So, ito namang salabat, ang explanation dito, merong bumibili sa akin. Nito, lagi akong nauubusan every time nabibili siya. Laging 5, laging maramihan siya kung bumili. Ngayon, sa kagustuhan kong hindi ako maubusan at lagi akong may ibenta sa kanya. Ayan, nag-iba nga pala ako ng cellphone, kaya iba ngayon yung aura ko, no? Kaso nitong huli, guys, ay hindi na siya bumibili kasi nag-iba siya ng brand. Ang iniinom niya na yung Lipton Tea kasi hindi siya nagkakape. So, kaya ito, nung hindi na siya bumibili, siya lang kasi ang bumibili sa akin, ay ito na nga. Na-expire na ako kasi hindi na siya gumalaw. So, ito naman, sa kagustuhan kong hindi masaraan ng miswa na ganito, itong miswa na kasi na ito ay minsan nasisira, inaamag. Ito, feeling ko, hindi siya masisira. Hindi ko na-anticipate na ma-expiration pala siya. So, February 15, okay pa, magagamit ko pa to, dalawang lutuan. Ito naman, ang bumibili nito, bayaw ko. Siya lang yung kaisa-isa ang bumibili ng plain na pancit canton. Kasi mabenta sa akin yung calamansi flavor, sweet and spicy, saka chili mansi extra hot. Bumili pa nga ako ng tigi isang box niya sa Mary Mart kasi nga kampante ako na hindi ako ma-expiran. Alam nyo ba ito, tatlo-tatlo lang binibili ko nito, ito pa yung na-expired.
Ito naman, dampot-dampot sa supermarket, lagay-lagay sa basket, kahit na alam mong may brand ka na mabenta, napadampot ko pa rin. Kasi laki mi pansit kan itong mabenta, hindi naman hinahanap itong yakisoba kasi medyo bitin sila dito. So guys, patapon na ito kasi kailan pa siya nag-expired? Ayan, January 15 lang. Ito siguro ay itatapon na rin. Ayan, lampas na siya sa isang buwan. Sabi kasi nila, within one month lang pwedeng kainin. Kasi baka mamaya makatitipid natin at sa paghihinayang natin baka lalo tayong ma-hospital sa expired. So ito hindi naman ako umiinom nito. So itatapon na lang natin 'yan. Ito yung mga pinamili ko nga pala ng salipa, tapos yung iba nandoon na naka-display na. Tapos meron ako ditong bago, yung surprise toy pack. Eh siyan lang yung manakita ko ditong expired at expiring dito sa aking sari-sari store. Kasi iniingatan ko talaga mag-stock ng marami, lalo na sa mga slow moving. Katulad dito mga palaman. Naku, hindi mo ako mapapa-stock yan ng marami. Alam ko naman yung takbo ng sari-sari store ko. Gamay ko na yung tindahan ko kung paano siya tumakbo, magbenta araw-araw. Malakas ang loob ko mag-stock ng per case pag alam ko yung isang item ay malakas. Na alam niyo yung mga expired naman ng produkto ay kasama na yan sa pagtitindahan natin. Hindi natin makokontrol yun. Lalo na kung dadaan talaga yung hindi kalakasan sa sari-sari store natin. Kaya importante talaga lagi ako nating i-check. At least mabawi man lang natin yung ating puhunan katulad nito. Na na-check ko before expiration, hindi naman masyadong nakakahiya kasi February 9 pa siya. So gagawa na agad natin ng paraan kasi pag tumuntong na ng February yan, nakakahiya ng ibenta. Feeling kasi nila pag February, kahit 9 pa yan, ay feeling nila expired na yan. Kasi same month na yan. Kaya dapat, ngayon pa lang habang January pa, ay maibenta na natin siya, mailabas na natin siya dito sa tindahan natin. Guys, sa mga chichere ako, marami kasing option dito na pagpipilian. Hindi katulad nung dati ako nagtitindahan. Kunti lang talaga yung option na kung ano lang yung mabili ng customer, yun na lang. Tandaan nyo rin na hindi ibig sabihin, bagong bilinin nyo yung pinamili nyo ay mas naunang mag-expired yung huli nyong pinamili. Minsan merong mga tindahan na old stock na rin yung mga paninda nila. Kaya dapat ay i-check pa rin natin yung expiration ng old stock natin at ng new stock nating paninda. Then, iwas-iwasan natin pumatol sa mga promo. Lalo na kung hindi naman ganun ka fast moving. Katulad nung nangyari doon sa aking Mang Tumasiga na promo yung aking binili. Isang pack siya. Pero alam ko naman sa sarili ko na hindi yun kalakasan. May time lang na sunod-sunod yung bumibili. Lalo na pag may okasyon. Ayan, meron lang may paborito nung sausawan na yon. Pero hindi naman lahat paborito yon. Katulad nung Sprite na mismo dahil nga nag-sale o bumaba yung presyo sa grocery. Agad-agad ako umorder dahil sa inaakala ko na mas makakalaki ako ng kita doon sa mas mababang presyo ng mismo. Kahit na alam ko sa sarili ko na hindi naman talaga siya mabenta dito sa aking sari-sari store. Pero yun namang mismo na yon ay lagi kong pinopromote sa mga suki ko at yan, lagi nakafront yan sa aking sari-sari store dyan sa estante. Yun nga lang, hindi rin nila yung paborito. Mas paborito pa rin nila yung Coke. At lately nga, nagkaroon ng okasyon. Ang sa isip ko kasi, magkakaroon sila ng mga party, lumakas yung soju ko. Alam nyo naman yung soju, kapartner nun ay Yakult at saka nung Sprite. So dahil mabenta ang soju, ang sa isip ko ay sasabay din ng lakas yung partner niyang Sprite at Yakult. So hindi naman ako nagkamali. Kaso nga lang, napasobra yung order ko. Okay naman yung naisip ko na bumili ako ng maraming mismo Sprite kasi nga nabenta naman siya. Yun nga lang, may natira after ng mga okasyon na hindi na sila nagbibibili nung soju. Kung yung soju ay matagal na expiration yan. Hindi katulad ng Sprite, talagang alam natin na mabilis talaga yung expiration niya. Lesson learned talaga na dapat lagi i-check yung mga paninda natin. Pakiramdaman muna natin yung mga items na dadamputin natin at ilalagay sa basket at alamin muna natin kung gano'n siya kalakas. At syempre, hindi mo masasabi kung talagang tuloy-tuloy yung paglakas nun. Huwag muna tayong mag-stock na ng pakarami katulad niya. Nung nakaraan na share ko na sa inyo, kahit na may mag-request sa inyong customer na bumili ka ng gatas na ganito, pang 1-year-old. Diba, ang mahal ng gatas. Hindi ko pa naman naranasan, pero diba, yung gatas kasi, may stage yung bata kung ano yung iinumin niya, pang 1-year-old, pang 1 to 3 years old, ganun. Kahit na may maghanap sa akin na baka may bone na milk ka dyan, ganyan, baka meron ka dyan ganyang gatas, hindi talaga ako bumibili. Sana hindi na masundan yon at talaga nung 2022, bihirang-bihira talaga ako nakakita ng expired dito sa aking tindahan. Pumasok ang 2023, Diyos ko po Lord. So hanggang dito na lang guys, salamat sa inyong panonood. Sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa aking YouTube channel, Lizal Domdom.
Salamat guys, ingat, bye-bye. Happy selling, God bless.